morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo mga kasama here and abroad. Nandito po tayo sa Maynila. Lalo na na po dito sa Jones Bridge, hindi na po kaila sa inyo kung nasa tayo ngayon. Ayan po yung Friendship Arc or Chinese Arc dito sa Binondo side ng Jones Bridge. Ang saburin na inaabangan pa po rin po natin. At ayan po, ayan na po yung La Madre Pilipina pedestal mga kasama. Ayan na. At na-boost na po. Pati po yung kabila, ready na rin. Wala po masyadong tao ngayon, Linggo, Sunday ng umaga. At napakasarap paglakad po, napaka ano po ng panahon ngayon, medyo malamig-lamig ang simoy ng hangin dito sa Maynila, hindi po mainit. At mga kasama, samahan nyo lang po ako sa panibagong update. Dito lang po, balikan po natin yung tunnel kung natatandaan nyo po mga kasama. Kung matatandaan nyo po mga kasama yung tunnel na chinek natin, mukhang talagang napinturahan na po mga kasama, within a span of ilang days lang. Noong nakaraan po, inumpisahan pa lang siyang kulayan ng kulay puti. So yan po, didiretso natin ulit. Pero dito pa lang mga kasama, makikita ako may improvement. Nung nakaraang ano po, semento lang to. Semento lang yan, tapos parang dun sa parang gutter niya, may parang kulay pula na nakalagay na painting. Parang yun yung gutter paint niya. Tapos semento lang siya, parang walang kulay. Pero yan po, inulayan na rin ng puti. Tapos yan o, parang may nilagay na rin sila. Ano po bang kulay yan? Parang kulay brown. Parang earth color mga kasama. At mukhang hanggang dun po sa tunnel. Hanggang dun po na nilagay na sa tunnel. Wala po nagkatrabaho ngayon Linggo. Parang pahinga sila. Rest day po. Kaya po mas clear po yan. Nakikita po natin. At konti lang yung dumadaan kahit paano. Kaya tara, samahan niyo po ako. Tignan at check-in ulit tong Jones Bridge Tunnel dito sa Maynila mga kasama. So yung mga kasama, bago natin puntahan yung Jones Bridge Tunnel, paalam ko lang ulit na ito, may mga butas tong outer covering ng fiberglass. Kasi lalagyan nga ng parang welding. Hindi po natin alam kung ba't lalagyan ng welding. Siguro para mas makapit po siya. And then kung paano nila tatakpan. Alam naman po natin may diskarte yung ating mga personnel sa Las Casas kung anong gagawin dyan. Pero yun po, yun po ang development. Ito ha, ang ganda na rito, ang linis, ang kinis. Sana naman po, wala naman mag-vandal. Sana naman, baka naman po sa mga may balak, parang awa nyo na po, mahirap po magpaganda ng Maynila. May effort po yan. At sa konting vandal lang nyo lang po, madaling masisira yung sana po, doon na lang kayo sa Facebook na lang, sa wall. Di ba mas marami pa kayo, kumbaga, sa wall nyo po maglalagay, di ba marami pa kayo mabobroadcast at mapapa. Mas marami pang tao ang makakakita nung kanyang gustong ipahayag. Masama kaya, yun, diretso lang po tayo, no? Nakulayan na, oh. Kung mababalikan nyo po, ililink ko po yung update natin. Wala po yan, masama. Lakad tayo ulit. Yung alaman nagano na oh, umabot na rito. Bumaybay. Napansin ko lang mga kasama. Lumito kasi siya nung nakulayan na ng puti. So ayun, nandito na tayo. Ayun, ayun oh, nakulayan na ng ano. Mapapansin niyo po nakulayan na ng puti yung pinakakisam eh. Hindi lang nasarap pa yun. Pero may puti na oh. Lahat na po nakulayan na ng puti pati yung kabila. Lagyan na ng creator rin po yung parang kulay na brown ba yan? Brown? Masama. Ganda na rito masama kahit paano kaysa nung dati. Parang lumaluman, dumi-dumi. Pati po yung kabila oh. So yung confirm mga kasama, tapos na to, tapos na rin yung gilid at malay niyo po lagyan pa rin po to ng murals at pintahan din ng mga volunteer nating student painters mga kasama. Ito po tayo, lalakad naman tayo. Dito sa Saburi at napinturahan na rin po mga kasama. White tsaka brown paint. Tara po tayo ng Saburi.
Yan, napinturaan na rin ng puti. Ayan po yung sa right side from Lotto na La Madre, Pilipina. Na nailagay na rin. Ayan po. Naabangan na lang po natin to kung ano pa ilalagay rito. Kung yan, ipipinis na lang po yan yung mismong pedestal at poste. Naabangan na natin kung ano po ilalagay. Kung yung ano ba, yung totoo po ba o yung exact na statue o ng La Madre Pilipina o yung replica na lang. Kaya yan po yung abangan natin dyan, mga kasama. So yun, nandito na tayo sa Jones Bridge. Oh, lumang sasakyan. Saktong sakto rito sa Maynila yun. Ano po bang sasakyan yun, mga kasama? Kaya dito na po tayo sa left side from right side from Lotto. Nandito. Sama from this side mapapansin niyo po na napaka umaliwalas na. At yun lang po yung wire na lang po talaga na napansin din natin noon huli. Kung magagawan po ng mga paraan niyan, may nagbabanggit po hindi naman daw po yan puro electrical po. Minsan po telco sa mga telco, mga internet, sa telephone wire, sana po magawa ng paraan, mga sama. At yun nga po sa ibang bansa na underground na yan. Medyo mahal po, medyo magastos. Pero pang long term naman po yun at kahit paano po, kaaliwalas po yung ating syudad. Hindi lang po yung Manila, kundi yung mga iba pang lugar sa Pilipinas, kuma-underground po yung mga wire. Kaya mapapansin niyo po, mas umaliwalas sa labas. Hindi lang po yung mismong loob, sinapinturaan na ng puti, tsaka yung parang kulay, ano po bang tawag dyan, brown or earth color yan, or hindi siya cream . Yun po. Kaya na po, comment down below po kung anong kulay yan, sa pansin nyo, para pong sapats, mga palayok, ganyan. And then ayan oh, mapapansin niyo po, maliwalas yung kulay ng gilid ng Jones Bridge. Di ba po? Ano po masasabi niyo, mga kababayan? Mas okay po ba yung kulay na to? Di ba simple lang, puti. Lumitaw po yung linis . Para pong bumagay yung kulay na yan doon sa ginagawa marble paint. Kasi nga parang earth color. Tapos may background siya na puti, mga kasama. Kaya ang ganda. Maganda po yung sa paningin. Itong ginawa sa hindi na po sa Jones Bridge Tunnel, kumbaga dito po sa pinakagilid ng Jones Bridge mismo. Maganda po, maganda, mga kasama. Sama panibagong angulo naman dito tayo banda sa malapit sa Pasig River Ferry Escolta Station na yun . Maliwalas yung gilid at panawagan ulit natin, mga bayan, bawag naman tayo mag vandalize wala po magagawa yung vandalismo, sisira lang ng sarili nating gamit, parang ganun po yan, parang isisipin natin bahay natin, tong bayan natin, para mo na rin binaboy o binandalismo mo yung sarili mong tahanan. Makasama yan, from this side, ang ganda. Yung gilid ng Jones Bridge, hindi lang yung tunnel, pati yung gilid. So, yun nga, papakita ko lang din ulit to. Sana po magawan to ng paraan. Hindi ko po alam kung under pa rin to ng munisipyo ng Maynila or local na gobyerno. Pero sayang po itong mga design na to. Para pong ginawa itong yung makalumang disenyo rin. Cobblestone bricks. Para po yung ginagay sa kalsada sa Intramuros, yung mga dinadaanan ng kalesa. At nga po, nasira na siguro ng mga nagdaang bagyo. Itong sarado po yan ngayon kasi Linggo, yung ating Pasig River Ferry. Pero yung mga unang panahon po, napakahalaga ng mga stasyon na yan. Yan po yung pangunahing ways of transportation
wala pa pong mga masyadong kalsada, no? Natin may kalsada man, hindi po simentado. At ang mga mayayaman lang po na may kayang sumakay ng kalesa at may kasariling karwahe. Ang iba po talagang tao, isa namamangka sa ilog by means of transportation, mga kasama. Kaya yun po. Ang susunod pong tanong, mga kasama, dito po tayo sa Pasig at ang bibilis ng mga water lily, yung agos. Isa kung may ibabalik ba ron yung parang doon sa pundasyon yung statue nung parang bata na may mga dolphin tsaka napapalibutan siya ng pawikan. At try ko po indikit yung picture dito sa ating video, mga kasama. At wala po tayong advice dyan. At abangan din po natin, baka may advice si Mayor kung regarding dyan, kung ibabalik ba yon. Pero so far wala pa po. Pero yun nga po, trust the process lang. Abangan lang natin yung mga susunod na tagpo dito sa Maynila, mga kasama. So yun, mga kasama, yun muna yung ating update. Tapos yun natin habang naka-view po tayo rin sa mismong ginawang magandang pagpipinta dyan sa gilid ng Jones Bridge. Maraming salamat po pa pagsama at pagsubaybay. Maraming salamat po. Shoutout ko lang din yung ating mga magigiting at lagi pong taga-subaybay. Mama Judith Gomery from Vietnam, Ma'am Liberty B, Ma'am Mary Ann Yusida, Mama Mary Lee Leonard po, and syempre ang ating pong lagi po taga-subaybay from Australia, Ma'am Smooth Jazz. At sana po, regards po sa inyo lahat. At hayaan nyo po, try po natin mag-shoutout pa ng ating mga subscribers. Giting po mag-comments sa atin. At na-appreciate po lagi yung ating ginagawang effort sa pagtalakay at pag-subaybay dito sa ginagawang pagpapaganda ng Maynila at ginagawa ng Maynila. At ang ating bayan, positive vibes lang po. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat ko kayo po lagi at God bless po, pa blessed Sunday po sa inyo lahat. And then see you po sa next vlog from Manila, mga kasama. Thank you po.